up, guys? It's me. I'm Bryan, and we are on our way now to my brother Richard's house from the man of the Philippines, and he actually lives in Biñan. It's kind of far. Taga Cebu talaga ako. And now that I'm in Manila, I'm trying to do my best to visit my brothers here. I think the last time that I saw Richard was about a month ago from our shoot dun sa may Quezon City pa yata. And he talks about Biñan so much. So we're gonna visit places here, gonna try some food, ano may ginagawa niya sa buhay niya dito. And yeah, tara, samahan niyo ako, punta natin si Richard. So, nandito na tayo sa bahay ni Richard. Ayan, tawagin na natin siya. Richard! Tama ba itong bahay? Richard, wala pa akong breakfast. Please lang. Ito ba? Ito na yung bahay. Richard! Laki naman ang bahay nito. Richard! Sino yan? Namamas ko po. Uy! Ko pala yung Bray. Oh. Ginagawa mo dito? Ah, namamas ko lang. Layo pa ang pinanggalingan mo. Kakain ka? Pwede. Wala kaming pagkain ngayon. Di, okay lang. Pagluto tayo. Sige, pwede naman eh. Kamusta? Laki naman ang bahay na ito. Maliit nga eh. Huwag sa bahay mo eh. So ayun guys, welcome sa bahay namin. We call it Gomez Residence. Makikita nyo po dito, ito yung living room namin. Usually dito ako nagpapa-stay ng mga kaibigan, lalo kapag may mga bumibisita sa amin. And dito din ako kadalasan nag-i-stay kapag wala akong ginagawa sa taas or dito din ako nagla-lunch. At dito naman po makikita nyo yung bar namin na kung saan lahat ng mga collections ng alak ay nakalagay. Pero hindi po kami umiinom talaga. Mga bigay lang po sa amin yan ng mga relatives, friends, at mga tropa po ng tatay ko. And tuloy po tayo dito sa side na to, makikita nyo po yung dining table namin. Dito po kami laging nagsasabay-sabay ng family ko kumain. Hindi po pwedeng hindi kami magsasabay tuwing dinner or lunch kasi we consider it as family bonding na po, magkasabay-sabay po kami kumain. And dito naman po sa side na to, dito po yung kusina namin. Maliit lang yung kusina namin kasi usually hindi po kami nagluluto dito kasi lagi naman pong nakaalis yung family ko. Maalis po sa trabaho, dumediretso sila. Pero kapag may time po, dito po kami nagluluto. Dito namin ginagawa lahat ng preparations, especially pag magki-Christmas or mag-New Year, dito kami nagluluto. At dito naman po, tara Bray, pasyal kita sa kwarto ko. At bago pala tayo umakyat sa taas, pakita ko lang collections ko sa sapatos. Lahat ng sapatos na nandito is sa akin. Binili ko lahat. Ininvest ko para sa sarili ko. Kasi mahilig din ako sa sapatos eh. Okay naman na. Okay lang yan. Tara. Huwag ka mahiya. Lahat talaga. May pa-chandelier. Tara, dito tayo, Bryce. Sa taas. Makikita mo dito yung second living room namin na maliit lang din. At dito makikita mo, ito sa cabinet na ito, mostly awards ko sa school and sa pagpapadget. Makikita mo din dito yung picture ko, kung saan ako nagmana. Mother ko nung nagpapadget din siya dati, nung bata pa siya. Tapos, at dito naman Bray, makikita mo yung gym area namin na maliit. Dito ako dalasan nag-workout. At least may gym. Dito ako pamisan nagpapapawis, tapos tinitingnan yung view na sementeryo. Cemetery. Cemetery na yan, part na yan. Kaya... Di ba nakakatakot? Hindi. Tahimik sila. Basta huwag mong gagambalain para di ka matakot. Wala ka naman nararamdaman? Wala. Pag... Actually, wala talaga ako nararamdaman. Masarap ang tulog ko lagi. Di ba malamig? Malamig. Siyempre kasi walang harang na ano, mga building. Pure na hangin lang. Kaya... Hindi lamig na... Hindi lamig na matatakot ka. Gusto nyo makita guys, ito. Makikita nyo agad dito. Meron na doon agad, apartment pa lang. O nga no.
makikita nyo doon, mas marami pa sa kabilang side, makikita nyo lalo yung cementerio. Tara, pasok tayo sa kwarto ko. Pasok ka naman, Bryan, sa kwarto. Pasyal kita sa usan na ako nag-aaral. Puno. Dito, kadalas lagi nag-i-stay. Tapos, mostly, dito ako nag-aaral paminsan, tsaka dito nag-online class. At kadalasan ang ginagawa ko is paglalaro sa computer. At yun lang, wala naman ako masyadong ginagawa dito. Ito, makikita mo na dito yung pinaka-sementeryo, masisilip mo na dito. Ayan, sabab, eto, cemente, ano niya, apartment niya, sobrang lapit. Kita mo na nga yung mga pangalan. O, diba? Kadalasan, nangangamoy kandila dito kasi nagsisindi sila ng kandila o maabot dito sa kwarto ko yung lamig. Ay, yung lamig. Yung amoy ng kandila. Dito naman, yung setup ko na... Sure ka ba na online class ka na yung parang di yata pang online class yun. Ito, Bryan, makikita mo yung setup ko. Umupo ka muna para ma-experience mo kung paano... Parang comp shop, ah. Paano may, makaupo. May sarili kong comp shop dito sa bahay. Hindi, lahat yan, mga recycled lang yan. Mostly, ito lang in-invest ko dyan sa pinaka-setup na itong laptop. Ito, recently ko lang ito nabili, in-invest. Binilang ko na kasi dati ang pinagtsatsagahan ko isang malaking TV. Kaya sabi ko, ang sakit sa mata, kaya sabi ko magmo-monitor na ako. Dito, sobrang ano niya lang, ito kasi ginawa ko lang ito eh. Fan ko, tapos itong speakers sa likod, improvised lang din yan. Ito yung pinaka-bass niya, nasa ilalim yung pinaka-bass niya. Yung bass na yan, yung speaker na yan is around more than 10 years na pinag-combine ko na lang para ma-recycle, makatipid. Para hindi makagastos na din. So, yun lang. Ito lang pinaka-setup ko. Itong table na to, pinaka-customize ko din sa father ko. Kasi, kita mo na, medyo maliit yung kwarto ko. Hindi ako pwedeng mag-bumili lang ng, di ko alam yung sukat na table. Kaya, pinaka-customize ko na lang. Kasi, so, bali, ito yung? Pinaka, parang ito yung pinaka-CPU ko. Pinaka, okay. Kung saan nag-start. Tapos, ganyan siya yung speaker. Kailangan mo na magbukas to ng proper. Di ba to sasabog? Hindi. Grounded siya. Ewan ko for some reason, naging grounded siya. Itaas mo lang kasi yung speaker. Ayoko. Parang hindi siya grounded. Nasa ground kasi. Okay yun ah. Sa ground kasi. Richard ah, in fairness, ang ganda ng setup mo. Pero, parang mas maganda yata na magpakain ka. No? Parang nag-iba yung pangtinig ko dun eh. Pero tara, labas tayo. Dilibre kita. Yun! Let's go! Ngayon po sasamahan tayo ni Ma'am Nicole na libutin ang Biñan Public Market at subukan niya din i-try yung mga delicacies na meron ng Biñan para maging sulit din ang kanilang punta. Tara! Tara! Let's go! Ito buko oh. Wait. Oh, kuya, buko. Magkano yung buko nyo? 10. Yung kuya, malaki kuya, magkano? 20. 20. Okay. Gusto nyo? Tara, tara! Kuya, tatlong buko. Buko juice. Buko juice. Para ma-refresh tayo bago tayo gumala kung saan saan. Fresh na fresh po yan, guya. Ito. O diba, kung may inumin tayo, dapat may kakainin din tayo? Oo. Tala. Anong kakainin natin? Mamaya, hanap pa tayo ng makakainin. O ikot din tayo? Ikot din muna natin to. Start pa lang to. Marami pa tayo makikita. Saan tayo pupuntang sunod? Ilibuti muna natin kung saan yung dating bahay ni Rizal. Tapos doon, makikita na tayo mga kainan. Malapit lang pala dito. Kahit ngayon, dito sa pwesto natin, makikita natin yung lumang bahay nila Rizal eh. Kung saan siya natin nakag-i-stay. Tapos mandadaanan natin mamaya, makikita nyo kung saan nag-aral dati si Rizal nung bata pa siya. Guys, ngayon, bibigyan ko yung 200 kung sino makakaubos ng one day old na... Yeah. Ano tawag dito? Chicken. Sige ba? Easy lang yan eh. Ano makakain yan? Sisiyon lang yan eh. Cheers. Oh, cheers. Ayan. Ito yung tinatawag na orange chicken. Oh my God. Parang ano, parang balot.
na ano, na luto. Fire lang yung chicken talaga. Matulis to. Pwede lang, di ko ma-describe. Parang, parang bite size na ano, mang inasal, ganun. Ay, hindi! Sarap. Di ba yung sinasabi nilang whole fried chicken? Ito yun. Wala na. So, ito, guys, dito ngayon tayo sa historic Alberto Mansion na kung saan pinagtulungan ng city government ng Biñan at most especially ng BCHATO na headed by Sir BJ Borja na i-restore ang mansion ng mga Rizal sa kanyang original glory. Eh, ang ganda pa niya eh. Paano? Actually kasi, yung may-ari talaga ng lupang to, pinabayaan siyang masira. Mm. Ngayon, ang ginawa ng city government, binili nito sa totoo may-ari para ma-restore at maipakita sa mga kabataang Pilipino kung ano yung meron ng Biñan at kung, ano, kung saan nagsimula si Jose Rizal bago siya makapunta at marating kung ano man yung nagawa ni Rizal. Very good sila dyan. At least, di ba? Ang ganda. Oh. Tara, ikutin natin para mas makita nyo at ma-appreciate nyo yung mga details. Ayun. Very tour guide ka dyan. Ang ganda nga, oh. Pag mayaman talaga yung pamilya, walang... Mayaman kasi talaga sila. Oo, walang handrail yung mga staircase nila. Para feel na feel, mapaglakad, ganyan. Wow, kitang-kita. May gaganan, no? May gaganan, no? Wow! Uy, ganyan ka pala! Ayan. Explore lang ako. Pinapasyal mo kami dito sa Biñan. Hindi pa tapos ang pagpapasyal ko sa inyo. Siyempre, dapat matikman nyo kung ano yung meron na Biñan na pagkain. Wow! Papatikim ko sa inyo, siyempre, ang puto Biñan kung saan mas nakilala ang Biñan sa buong Pilipinas. Oh. For sure, ayun ang babalik at babalikan nyo sa Biñan. Sige. Tara. Gusto ko yun. Puto Biñan. Guys, nandito tayo sa sikat na gawa ng puto Biñan dito sa Biñan. Oh. Ang nilas puto na kung saan makikita nyo ang dami puto dito. Ate, magkano po yung ano, puto Biñan? Ay, ate. Isa po. Ayan. Ay, ang dami palang ano, no? Puto cake. Ang daming choices. Grabe. Ano to? Tikman na natin to para... Magkano po yung ganito? 110 po. Parang cake. Parang rice cake kasi siya. Rice. Tara pre, tikman nyo na oh. Masarap to. Para matikman nyo kung ano yung... Cake na cake oh. May pagmamalaki ng Biñan. Ang fluffy niya. Uy, para siyang ano? Para siyang cake. Tulit-tulit eh. Okay lang. Ang lambot. Diba? Pagkain nyo eh. Ang sarap. Tapos sobrang cheesy niya. Naku, sira yung diet mo nito. Uy, sira yung diet mo nito. Sulit siya. Masarap. Guys, tara, silipin mo natin yung classroom ko dati. Dito ako, ito yung huling classroom ko nung graduate ako. Usually dito ako nakaupo. Dito ako nakaupo kasi mas, nasa center, mas madali matuto ako pag nasa center. Dito ko din na-meet yung girlfriend ko sa classroom na to. Tapos next naman tayo sa hallway. Dito laging maraming kalokohan ang nangyayari. Usually dito ako dumadaan kapag pumapasok ako sa school at one trivia lang, never ako na late sa school, hindi dahil lagi ako. Uy. Dahil di laging maaga ako, pero dati kasi may canteen kami dyan na lagi kong access point na kahit harangan ako ng guard doon, makakapasok ako dito. Ay, and hindi na ako makakonsidered. Hindi ako sobrang popular sa school na to, pero itong school na to ang humubog sa akin kung sino ako ngayon, kung paano ako nakarating sa gantong pwesto. At saka tinulungan nila ako mabuild yung character ko. Ganyan. All through way out hanggang sa mag-graduate ako. At ngayon, dala-dala ko pa din siya hanggang sa makatungtong ako internationally stage. Ayun tayo eh. Marami yung best high school memory, pero one thing na tumatak sa akin is
nung nag-champion kami sa national sa NCAA ng team ko sa basketball sa varsity. Kasi lakas naman ng basketball nito. Hindi naman ako sobrang lakas pero one achievement ko na yan na mapagmamalaki ko kasi na naibalik namin yung trophy or championship sa perpetual. Nice. Tapos ngayon ipapakilala ko naman sa inyo yung mga professor ko na tumulong sa akin simula pagkabata ko hanggang sa pagtanda. Sige. Guys, nandito yung professor ko nung high school ako hanggang sa maging grade 12 ako. Tara, bisitahin muna natin siya saglit. Hi, ma'am! Kumusta po? Uy, Char! Kumusta na nga? Kumusta po, ma'am? Eto, okay lang ikaw. Okay na okay po, ma'am. Long time no see. Patuloy pa rin ang aking pagtuturo sa mga estudyante ko. Siya nga po pala si Ma'am Malu na professor ko mula junior high school hanggang grade 12 na nagturo sa akin na magkaroon ng idea sa pagninegosyo. Ma'am, naaalala niyo po ba yung tuwing magbago ang mag-start, binibilang ko kayo ng turon kasi kailangan niyo po magmerenda? Oo naman. Alam mo ba, napaka in-appreciate ko yon kasi alam mo, bibira sa mga bata yung naaalala yung teacher nila na napapagod. So yun ang nakita kong napakagandang values no, na itinuro sa inang perpetual. Tsaka ma'am, hindi dahil po sa inyo at saka sa buong teachers na din po eh, hindi naman po ako aabot sa ganitong situation kung saan naman makakalaban ako internationally at kahit anong gawin ko or kahit anong puntahan ko, bit-bit ko pa din po yung pangalan ng perpetual at yung mga teachers na tumulong na humubog sa akin. Siya po si Ma'am Malu ang aking professor at makikita niyo siya lagi sa perpetual pag bumisita kayo at marami kayong matututunan kapag umupo kayo sa klase niya. Wow, maraming salamat sa appreciation. Thank you, ma'am. Na-miss kita. Thank you, ma'am. Ngayon naman silipin natin yung director ng senior high school at also advisor ko ng grade 6 nung bata pa ako sa perpetual din. Hi, ma'am. Hello po. Kamusta po kayo, ma'am? Siya nga po pala si Ma'am Bernie ang advisor ko nung grade 6 ako at ang school director ng senior high school sa perpetual. Kamusta po kayo, ma'am? Okay lang. Mabuti. No. Pag-alis ako ng sensation. Long time no si po, ma'am. Oo nga eh. Pinaabangan ka nga namin. Simula pa nung talagang maliit ka pa. Grade school, grade 4, grade 5, grade 6. During grade 6 days na talaga ito yung panlaban namin. So nakita namin yung effort mo. At masaya kami kasi bumalik ka dito. Siyempre, ma'am. Ano namin, nalimutan niyo. Hindi po makakalimutan saan ako nagsimula. And sa mga tinuro niyo po sa akin nung elementary ako at nadala ko po hanggang high school, hanggang college, hanggang sa tumanda po ako, eh, kahit ano naman pong achievement yung gawin ko, lagi ko pong nasa likod ang perpetual. So maganda pang imahe na agad. Perpetualista ka. Bumisita po ako dito para mapakita ko po sa buong Pilipinas kung sino yung tumulong sa akin na makilala yung sarili at humubog po sa akin personally. It's actually isang karangalan po na maging bunga ng perpetual kasi hindi lahat ng schools is nakakapag-provide ng gantong quality ng educations. Pag gusto niyo mag-aral sa PERPS, pwedeng-pwede niyo po siyang lapitan kasi matutulungan niya po. This is the best in your high school in this world. So yun po, ma'am. Papasalamat po ako sa iyo. Kasi kung wala po kayo, wala din po ang sitwasyon. Thank you po, ma'am. You're welcome, Arta. Thank you po. Alam niyo ba, nung simula pagbaba ko sa kotse, naalala ko lahat ng memories ko simula pagkabata. Especially itong building na to. Itong building na to is elementary building. Diyan ako nagsimula nung bata ako. Naalala ko kung saan kami naglalaro ng mga kaibigan ko. And so dito lang talaga nag-school? Oh, from anong grade ka nag-start mag-aral dito? Actually, nag-start ako mag-aral dito. Nursery pa lang kasi ang family ko dito may negosyo at dito may loyalty award ka na yan. Yes, nagkaroon ako loyalty award. Tara, sa canteen naman tayo kung saan ako lagi nag-i-stay. Ah, sige, tara. Kain ulit. A few inches later. Wait lang, Paul. May pork chop ba dito? Oh, bro, meron dito. Ayan, no? Kitang-kita mo. Ayan ang sikat na, isa sa mga sikat na tapsilugan dito sa perpetual. Pero meron nung papakita sa'yo na pinakamasarap na pork chop dito sa Biñan at sa buong Laguna. Okay? I bet. Sige, tara. Tara. Punta natin. Let's go! So guys, nandito tayo sa isa sa pinakasikat na pork chop dito sa Biñan. Ang Tudings. Tara. Sabi ko, the best. The best na pork chop dito sa Biñan. Pero may papakilala pa ako sa inyong the best. The best of the best na direkto. Yo. Direk, pasok! Hi, guys! Direk!
Balon din basta kainan. Of course. Na game ako dyan. Masarap ba talaga ito, Char? Yes, Direk. Di ka papahayaan ito, Direk. Ano ko? Simulan na natin ito. Yung malasado. Malasado yung ego. Kailangan magustuhan namin ito. Ay, sir. Ito na ako kayo po. Nakikita ko ito sa TikTok, Char. Diba, Direk? Doon pa lang eh. Sigat na eh. Actually, first time ko siya narinig. Let's see if masarap talaga. Oh my God. May kulang. Soft drinks. Extra rice. Kuya! Extra rice, please. Tama. Sarap siya. Oh. Alat niya tapos hindi ito matigas, no? Hmm. Ganda pagkakalit. Internet. Malambot na. Sulit sa biyahe. Hmm. Wala pagod natin dito. Nangigets ko na kung bakit best pork chop sa Biñan. Totoo talaga. I love it. Hindi chismis ang sarap niya. Ay, sarap talaga kumain dito. Oh my God, ang sarap! Kakabusog. Promise. Parang sarap magpatunaw ngayon, no? Actually. Wait lang, itatawagan lang ako. Direk, ha? Hello, pre. Kapaya. Pwede ba kayo? Oh, may kasama ako dito. Kasama ako sa Man of the Philippines. Binibenta ka na. Ano, G kayo? Basketball tayo? Basketball. G, punta na lang tayo sa court kung saan tagi tayo naglalaro. Ready na pala eh. Ready na, Direk. Pwede na tayo magpapawis. Okay, patunong ng kinain. Let's go. 1, 2, 3, go. Game. Game. And 10 rice. Good for 10 people sa po yan. Ang yempo po namin ay malaki. Mag-share po sa